greater, greater, greater. Will you gonna say teacher, teacher, teacher? Okay, let's do it again. Greater, greater, greater. Very good. Greater, greater, greater. Okay, you will follow the the tone of the way I pronounce the greater, greater, greater. Greater, greater, greater. Teacher, teacher, teacher. Okay, so that's all. So let's have Filipino. Pagmamahalang Pilipino. Paano sinushow yung pagmamahal ng isang Pilipino? Okay, so magbabasa tayo ng kwento. Pagmamahalang Pilipino, nagwawalis sa bakuran si Aling Tentay nang dumating ang kartero. Kartero in English is messenger. Yung nagbibigay ng mga letter. May sulat po kayo galing sa Canada, ang sabi ng kartero. Maraming salamat, sagot ni Aling Tentay. And the messenger said, "Oh, you have a letter from where?" "From Canada." And Aling Tentay said, "Thank you so much." Tinawag niya ang kanyang asawa, si Mang Pinong. "May sulat si Rina. Halika, basahin natin," ang wika ni Aling Tentay. "Naku, mabuti naman at sumulat siya," sabi ng Aling Tentay. Tinawag ng mag-asawa ang dalawa nilang anak na sina Rick. Ito si Rick, ito si Remy. Binasa nila ng sama-sama ang sulat. So yung sulat, the letter is from Rina. And they're gonna read it together. So dito, ito yung sa side na to, ito kung saan nang galing yung letter. Okay, yung address ni Rina. 5 Fortune Street, Winnipeg, Manitoba, Canada. And then ang sunod ay yung date kung kailan niya sinulat. Hulyo, July 28 or Hulyo 28, 28 taong 2017. Sabi niya, ito yung panimulang pagbati. Okay? Panimulang pagbati. "Mahal kong tatang nanang Rick at Remy." Tatang is also tatay, father. Nanang is also mother. Or nanang is nanay or mother. Okay, now let's go to katawan ng liham, the body of the letter. So yun yung ibig sabihin, yun yung content ng letter. "Kumusta na kayong lahat? How are you? Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Maayos naman ako at ang aking trabaho rito bilang nurse." So ang work ni Rina sa Canada ay isang, nag-work siya bilang isang nurse. "Mabait po sa mga empleyado ang may-ari ng pribadong ospital na pinapasukan ko." So, yung pinapasukan ni Rina is a private hospital. "Nanang," mother, "na-receive ko na ang pinadala niyong blusa, yung blouse, na special na tinahinin niyo para sa akin." So, si Aling Tentay yung nagtahi nung blusa nitong blouse na to. Siya yung nagtahi niya. "Maraming salamat din po, tatang," dun sa father, "sa mga paborito kong pagkaing pinagkabalahan ninyong bilhin." So, ang in charge kay tatang is bumili siya ng mga favorite food ni Rina. Nilagay dun sa box. "And then, nagulat nga po ako nang sabihin sa akin ni Corina, ang aking kaibigang nagbalikbayan dyan, na nagpadala kayo ng pasalubong para sa akin." So, yun yung si Corina, siya yung co-workmate ni Rina doon sa Canada. Umuwi siya dito ng Pilipinas at nung pabalik na sa Pilipinas, itong family ni Rina ay nagpabadala ng balikbayan box. Nagpadala ng gift para dun sa kanilang anak. "Rick at Remy, salamat sa card na personal ninyong ginawa." So si Rick at si Remy, nagpadala sila ng card. "Ang huhusay ninyong mag-drawing. Ipaabot po ninyo ang aking pangungusta. Send my regards to our relatives,
lalo na kina Lolo Epoy, Lolo Kiko, Lola Pepay at Lola Emma. Huwag po kayong magpabaya sa inyong kalusugan. Marami tayong selebrasyon sa Disyembre. Birthday ko, anibersaryo po ng inyong kasal at reunion nating kamag-anak. So sa December, so July itong letter na to, July, 'di ba? July, August, September, October, November, December, uuwi si Rina. And then magse-celebrate sila ng birthday ni Rina, anniversary or wedding anniversary ng parents niya, and then meron pa silang reunion ng kanilang mga kamag-anak. Hintayin po ninyo ang aking tawag sa telepono para, excuse me, para marinig po natin ang boses ng isa't isa. Sabi ni Rina, please wait for my call so that we can hear each other's voice. And ang tawag dito, nagmamahal Rina. Okay? Ito ay panimulang panghuling pagbati. Nagmamahal, then yung Rina is lagda. Diyan ilalagay yung pangalan nung nagsulat. Dito sa paunang bati, kung kanino ibibigay ang sulat. Okay? So, yan yung part ng letter. And then, napakabait po talaga ni Ate Rina, ang wika ni Rick, sabi ni Rick at Remy. Ganyan ang pamilyang Pilipino. Kahit nasa malayong bansa, ang isa sa mga miyembro nito, hindi nawawala ang pagmamahalan. Sagot ni Mang Pinong. Halina kayo, simulan natin ang sorpresa natin sa ate ninyo sa kanyang darating na birthday. So mag-prepare na sila ng surprise birthday para kay Ate Rina. And ngayon, hindi dun, siguro dati sa kanila hindi sila, wala silang video call. Pero ngayon, kapag nasa ibang bansa yung ating mga mahal sa buhay, meron ng video call, nakikita agad natin. So kasi noon, gumagamit pa ng liham or letter to communicate. Okay? So ngayon, mas pinadali. Meron na tayong mga cellphone, laptop para magamit natin sa ating pagkikipag-communicate sa ating pamilya. Okay, for our next topic, we have here cluster or kambal katinig. Okay, bakit sinabing kambal katinig or cluster? Kasi dalawa siya, twin. Okay, twins na katinig. What is katinig? Consonant. Two consonants. Sila ay twin, magkambal or magkatabi. Binubuo ng dalawang magkasamang katinig sa isang pantig. Okay, in one pantig. Ilang pantig to? Plato. In one pantig, we have here pla. First pantig, okay? We have one pantig there, pla. And the patinig is P and L. So yan yung cluster or kambal katinig. Plato, P and L. So yan ay isang kambal katinig. Next, gree, isang pantig, gree, okay? Gree po. Yung una, gree, meron siyang G at R, parehas katinig. Sila ay magkatabi. They are together. Next, bra. Braso. So, B and R, yung katinig dito, sila ay cluster or kambal katinig. So, basahin muna natin. Follow after me. Nars. Empleyado. Privado. Disyembre. Blusa. Card. Magdrawing. Birthday. So, ito lahat sila ay merong kambal katinig. Nasaan ang kambal katinig sa NARS, sa number 1? Tama, R at S. Dito naman sa empleyado. Empleyado. Nasaan dyan yung may kambal katinig? Etong P at L. So, first M, then ple. Okay? Next, number 3. Privado. Nasaan dyan ang kambal katinig? Tama. P and R. Pri. Next. Number 4. Disyembre. Disyembre. Nasaan dyan ang kambal katinig? S and Y? Hindi yan. Kasi hindi siya magkasama sa pantig.
this yem bre. Ang tamang sagot is bre, BR. Okay? Kasi yung S and Y, hindi naman siya magkatabi sila, pero hindi sila magkasama sa isang pantig. Kasi yung this, yung S, nasa una. Yung Y, yem, ay nasa pangalawa. So, ang tamang sagot dito is yung B at R, yung nasa pangatlo, bre. Magkasama yung B at R sa pangatlong pantig. Okay, next. Blue sa. Blue sa. Nasaan dyan yung cluster or kambal katinig? Tama, B and L. Next, number 6. Card. Card. That's right, R and D. Next, mag-drawing. Mag-drawing. Ngayon, alam nyo na, ang tamang sagot ay D and R, hindi man G and D. Bakit? Kasi yung mag ay nasa G, ay nasa unang pantig. Yung letter D ay nasa ikalawa. So, ang tamang sagot dito is D and R. Next, birthday. Birthday. Hindi pwedeng T and D. Okay? Kasi birthday. Ang tamang sagot dyan is R and T. So, ayan yung mga kambal katinig sa mga salitang ito. Okay, next, mag-practice tayo. Okay, number 1. Papalakpak. Practice natin, palakpak. Kung may nakikitang kambal katinig or cluster at hindi papalakpak, i-close lang yung hands kapag walang kambal katinig. Okay, number 1. Dalawa. Ready? Go! The correct answer is kasi walang kambal katinig. Next, number 2. Trabaho. Ready? Go! The correct answer is bakit? Kasi yung T and R. Okay, next, number 3. Malaki. Malaki. Ready? Go! The correct answer is kasi walang kambal katinig or cluster. Number 4, maganda. Maganda. The correct answer, go! Anong sagot? The correct answer is ganyan. Okay? Itong N at D, hindi siya kambal katinig kasi hindi siya, they are not in one pantig. Okay? Maganda. The N is in second and the letter D is in third. Next, number 5, trigo. Trigo. Ready? Go! The correct answer is, okay, where? The letter T and letter R. Okay, so remember, kambal katinig and cluster, magkasamang katinig sa isang pantig. Next, nang nakaraan, last week, we learned about panghalip na panao o personal pronoun. So, dito naman, meron tayong panghalip na paari. Okay? Yung possessive. Ito ay pamalit or panghalili sa ngalan ng or ng mga tao na nagmamay-ari ng pangalan. Ito ay maaaring isahan, dalawahan, o maramihan. So, meron tayong panghalip na panaong paari. So, pag-isahan, akin. Akin yung bag na yan. Ko, iyo, sa'yo yan. Pag ito, ito yung sa taong nagsasalita. Ito yung sa taong kausap mo. Okay, ulitin ni Teacher Bell kasi nag-ingay. Panghalip na panaong paari, meron tayong isahan, dalawahan, at maramihan. Akin, ko, iyo, mo, kanya, and niya. Sa dalawahan or maramihan, merong atin, amin, natin, namin. Inyo, ninyo, kanila, at nila. So ito, itong isahan, ikaw ang nagsasalita dito. Itong pangalawa dito sa isahan, ito yung sa kausap mo. Oh, sa iyo itong gamit na ito. Okay? Next, dito naman, dito yung sa pangatlo, ito yung pinag-uusapan nyo. Okay? For example, si Teacher Bell at si Teacher Meg, pinag-uusapan si
Teacher Naya. Ah, sa kanya itong bag na ito. Okay? Kay Teacher Naya yan. Sa kanya yan. Okay? So, ang pinag-uusapan namin ay si Teacher Naya. Kaya, ang gamit namin ay itong mga words na nandito. Ito kapag mag-isa lang. Okay? Pero pag madami na, dala two or more, ito na yung gagamitin. Ah, atin to, amin to. Okay? Ito kapag dun sa kausap mo pero madami sila. Ah, sa inyo yung bahay, di ba? Okay, madami yung nakatira sa bahay. So, katawag natin ay inyo. Pag sa kanila, ito yung pinag-uusapan natin, pero madami sila, na madami sila. Dito kanina, isa lang yung pinag-uusapan, ngayon dumami na. Okay? So, yan yung panghalip na panaong paari. So, ito yung in-explain ni Teacher Bell, yung unang panauhan. Ito ay tumutukoy sa or sa mga nagsasalita. Okay? Akin, ko, atin, natin, amin, namin. Okay? Akin and ko, mag-isa lang siya na sinasabi niya. Akin yan. That's mine. Okay? Akin, ko, atin, if you are belong to the group, and amin. Okay? So, yan yung unang panauhan na tumutukoy sa taong nagsasalita. Okay? Or nag-o-own ng isang nag-o-own ng isang bagay. Okay, next. Ikalawang panauhan. Ito ay tumutukoy sa or sa mga taong kausap mo. Okay? Sa iyo to. Hindi to sa iyo to. Okay? Inyo ba yan? Okay? Sabihin ninyo, yun ang ikalawang panauhan. Para dun sa mga kausap nyo. The one you're talking to. And for ikatlong panauhan, dito yung sa pinag-uusapan. You, this girl, and this boy are talking to the third, they are talking about their teacher. So yung teacher yung ikatlong panauhan. Okay? Yung pinag-uusapan nyo, yung topic nyo. Okay? So yun yung ikatlong panauhan. So, get your book, page 72. Get your book, page 72. And you, what are you gonna do is gawing maramihan ang nakasalungguit. Kasi ang aking kapatid is for yung pang-isahan lang yan. So, gagawin nating maramihan. Okay? Ituturuan muna kayo ni Teacher Bell sa number one. Ang aking kapatid ay maalalahanin. So, dito yun sa akin. So, gagawin nating maramihan. Pipili tayo dyan. Okay? Atin, amin. O, pili lang. Atin or amin. Okay? So, ang pwede dyan gamitin ay ang aming kapatid. Okay? Ay maalalahanin. Gawing maramihan. Ang aming kapatid ay malalahanin. Next, number two. Magaganda ang mga pasalubong niya. Okay? So, pipili kayo dito sa dito. Magaganda ang pasalubong niya. Anong gusto mo? Choose the correct one. Magaganda ang pasalubong kanila or magaganda ang pasalubong nila. Okay? Kanila or nila. Choose. Which one are you gonna choose? And answer it here. Next, ang iyong card ay napakaganda. So, we're gonna change iyong. Ang iyong card, okay? So, pili dito. Inyo or ninyo? Inyo or ninyo? Next, number four. Ibibigay mo ba iyan sa ate mo? Ibibigay mo ba yan sa ate mo? Okay? Pili kayo dito sa inyo or ninyo. Ibibigay mo ba yan sa ate nyo? Sa ate mo? Pili sa inyo or ninyo. Next, number five. Natuto akong gumuhit mula sa tatay ko. Natuto akong gumuhit mula sa tatay ko. So, ko is pang sarili yan, pang isan. Sa tatay atin, sa tatay amin, sa tatay natin, or sa tatay namin. Pili kayo dyan ng sagot. Okay? Na dito pipili ng sagot. Okay. So, now let's go to the next page, letter C. For this one, you're gonna circle the panghalip na panaong paari.
So what are those? Kanya, ito yung mga sa kanya, niya, kanila, nila, and minsan merong ng. Kanyang, kanilang, okay? Iyong, mong, inyong, ninyong, aking, kong, pwede magkaroon ng n and g. Atin, minsan magiging ating, nating. Amin, magiging minsan aming or naming. Okay po? So, wag malilito. So, number one, two, three, I'm gonna help you. Number one, nagwawalis si Aling Tentay sa kanilang bakuran. So, ang bibilugan niyo dito is kanilang. Okay? They owned it. Daw yung kanilang bakuran. Diba? Kanila yun. It's their own. Number two, tinawag na mag-asawa ang dalawa nilang anak. So, dito, ang sagot dito is nilang. Nilang. Oh, as you can see, there is NG already, right? Don't be confused. Number three, maayos ang aking trabaho bilang nurse. So, ang tamang sagot dito, pakibilugan, aking. Aking. Okay, number four, kayo na lang, mababait ang mga kasama ko. Nasaan dyan yung panghalip na panaong paari? Mababait ang mga kasama ko. Next, number five. Hinihintay ni Rina ang inyong tawag sa telepono. Number five. Hinihintay ni Rina ang inyong tawag sa telepono. Next, number six. Maganda ang tinahing blusa ng kanyang ina. Number six. Maganda ang tinahing blusa ng kanyang ina. Next, number seven. Kumusta ang ating mga kamag-anak? Kumusta ang ating mga kamag-anak? Number eight. Malapit na ang anibersaryo ng kasal ninyo. Malapit na ang anibersaryo ng kasal ninyo. And number nine, ang ating selebrasyon ay gagawin sa Disyembre. Number nine, ang ating selebrasyon ay gagawin sa Disyembre. And number ten, talagang maswerte ang pamilya natin. Talagang maswerte ang pamilya natin. Okay po? So, study for our quiz tomorrow. Take a picture of page for your assignment. Study for our quiz tomorrow. Take a picture of pages 72 and 73 and send it in your class dojo. Okay? That's all and goodbye. See you tomorrow.